Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kasi nga lumabas doon sa hearing sa dokumento na tumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. At itong taong si Wen Yi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Mio. So, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wen Yi, nandun lahat eh. Consistent nandun si Wen Yi. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Guo Jiang Jong at si Wen Yi traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Later itong mga pogo na ito, mga sindikato ang nagpapatakbo. I'll give you a very specific example. Itong nangyari sa Banban na merong tatlong partner si Alice Guo doon sa kanyang corporation, yung Baofulan, na isa konektado sa Pogo, ito yung nakatakas ng grenade dito sa Banban. Yung pangalawa, yung dalawa, konektado sa money laundering na recently lang nahuli sa Singapore. So, itong activity sa Banban, in my analysis, is a money laundering activity. This is my initial analysis. Yung dahil illegal itong activity ng Pogo, walang bangko magpapahiram dito sa mga ganitong project. At lumalabas itong project na ito, yung kinumpute ng aming mga engineers, 6.1 billion pesos ang perang ibinuhos para ipatayo yung mga facilities doon. 10 hectare lot, di ba? 10 hectare lot, 37 buildings. May shopping mall, may condominium, mga villas. So, pa. Pag kinumpute mo, conservatively, about 6.1 billion pesos. Okay. So, sino naman bangko magpapahiram sa ng 6.1 billion pesos sa Pogo na alam nila illegal ang activity? So, ang pera nang galing to sa labas. Oo. At itong panggaling sa labas, obviously, nang galing rin to sa mga iba illegal activities or pera na hindi matrace ng ating system. Oo, kaya nga money laundering. Kaya money laundering. Meron kaming executive session with AMLAC next week. Okay. So para mapag-usapan to. They requested an executive session kasi maraming ongoing investigation pa. So makikita natin na ito ay hindi lang problema ng Pilipinas kundi transnational crime to eh. Na umiikot at nagpapatakbo mga organized crime na pumupunta dito at nagsiset up ng mga Pogo operations. Sir, di ba ang Pilipinas nga, aside from the one of the two countries with no divorce, along with Vatican, Philippines is also one of the three countries that have still in the gray list ng financial anti-money laundering, di ba sir? So AMLAC has not done anything yet to correct that situation. Well, ito mga professional criminal syndicates to eh. Even in Singapore, nahuli nga nila. At least nahuli dalawa. Sila. Yes, pero matagal na nag-operate yun doon. Di ba maraming series of transactions yun bago nahuli. So, and that's Singapore, which is much more sophisticated. Uh-oh. Dito sa atin, nakita ko itong example ng Banban is a clear example of large-scale money laundering na nangyayari na dito sa atin. Oo. Pero meron nga bill, di ba, sa Senate, kinupush nga ng AMLAC and BSP yata to further
make it stricter yung ating present anti-money laundering. Actually, na-amend na anti-money laundering law twice na. Okay. No? But hindi pa rin tayo masatisfy FATF. Yeah, tayo naman hindi naman tayo bumababa, hindi rin tayo tumataas, ano? So, that's why in enforcement napakahalaga. At importante na yung ating AMLAC alert sila at nag-investigate mabuti. At mabilis, no? Yes. Kasi marami ito, ano ito eh, ang pag-movement ng pera napakabilis. Yes. Napakabilis kaya importante na mabilis yung kanilang operations. Yes. Yung sinasabi mo executive session, I think Mayor Guo pa rin o for the separate POGO? For the entire what yung issue sa Banban, yung POGO sa Banban. But pag-uusapan na namin yung buong POGO investigation. Oo. Kasi sabi ni Senator Tiberos, who's the primary committee on the illegal trafficking, human trafficking and illegal detention sa POGO. Tapos yung another resolution mo rin. So sama-sama na yun sa next. Kailan ba nakaset ang executive session? Next week. I think middle of next week. Kasama dyan yung mga national security agencies. Kasama na national security agencies, AMLAC, the Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration. So kasama na siya. So it's a multi agency executive session. Yung mga nag-request lang. Kasi yesterday, the PNP disclosed that they are now officially looking into intelligence reports on Mayor Guo as being a member of the CCP, Chinese Communist Party. Well, ngayon, dahil ito ay this is a transnational crime with many facets, everything is possible. Nakikita ko lahat posibleng mangyari. Especially when you talk about money laundering. Dahil yung money laundering, ang pinanggagalingan ng pera, marami. Pwedeng galing yan state-sponsored, pwedeng galing sa drugs, pwedeng galing illegal activities. Kaya hindi dumadaan yan sa regular banking system natin dahil ayaw nila matrace. Dahil merong illegal o merong irregular source yung kanilang income. Pero nakakatakot na sir, di ba? Meron na nga tayong narco politics na nakikita naman natin, hindi nagbabago ang threat dahil andiyan pa rin yung mga shabu trafficking sa atin. And now we have this POGO politics. Yan ang nakakatakot dahil yung perang pumapasok malaki. Mm-hmm. At itong mga sindikato na ito, marunong rin, no? Pinag-aaralan rin nila yung ating judicial system, yung ating enforcement system, pinag-aaralan rin nila yung ating mga batas, kaya nakakalusot rin sila. At alam rin nila na kaya nilang maglagay o manuhol para meron silang protection sa iba't ibang ahensya. But your bill, proposed bill to remove the tax privileges of POGO, will that address the problem? Meron kasing dalawang bill, including mine. The first two bills calls for outright ban of POGO. Okay. And sino yan, sir? Si kay Senator Cayetano at Senator Villanueva. Okay. Alan Cayetano. Uh-uh. And yung bill natin will complete the repeal and ban of POGO kasi hindi na rin doon sa unang dalawang bill, hindi nasama yung taxation side. At ang nagbigay ng legal personality sa POGO is through taxation. You're taxing it because the law views it as a legal business. Yeah. So when you remove the taxation, in effect, wala na siyang legal basis. Uh-huh. Yung pa naman ang pinagmamalaki ni Senator Congressman Joey Salceda noon na upfront may bayad agad ng taxes. Pero sabi ko nga, POGO workers lang yun, hindi yung POGO entity. Yeah, pero if you have to look at the entire picture, hindi lang yung kanilang ibinabayad na buwis. No? Tingnan rin natin yung krimen, tingnan rin natin yung daladala nilang mga criminal syndicate. Hindi tatahimik yung bahay natin. Hindi tatahimik yung bansa natin. Dahil, bahay nga, bahay. Hindi tatahimik yung bansa natin dahil nandito sila nag-ooperate. Pero sir, ang POGO will that kasi ang pag-call, they rebranded it at sa PICOS dahil naging controversial pinalitan, naging BCM. Ngayon, naging ang pag-call, ni-rebrand nila yung PICOS, yung POGO into Internet Gaming Licensee. IGL. But it's the same banana. No, it's the same banana. What will happen now to pag-call if that POGO is removed? Well, pag-call will continue to... First of all, dapat ihiwalay na yung regulatory and operations ng PAGCOR. Yes. PAGCOR should purely be regulatory. Ito rin isang problema na nakikita namin, especially dito sa Banban Classic. Uh-huh. Sabi nila dun sa hearing,
high risk itong pogo na ito. Mm-hmm. Pero and yet, pino-operate nila ito. Hinayaan nila mag-operate. Dahil on, sa kabilang banda, kumikita rin sila. So, we have to really divide yung ang divide PAGCOR to purely regulatory. Tanggalin na yung kanyang operational aspect. Operational, ihiwalay na yan. So, magkikreate kayo ng another body? Magkikreate ng another body. But for the better. No? For the better. In fact, yung operation, pwedeng private na yan. Kasi maraming na nag-ooperate na private company. So, in other jurisdiction, ang gobyerno, purely regulatory lang. Pero, sir, ang concern mo nga, yung pogo politics, in the meantime, malapit na 2025 elections and we are having this, as Congressman Erice earlier said, yung potential na itong online, kasi ang I heard na yung Miro is going to use, ito si Art mamaya magiging nag-technical details, Excel, ano, di ba? Excel, different, ano, ano, sir, sagutin mo muna yun, anong concern mo dun sa political na yung online, kasi online hubs kam nga naging ano, and it turns out. Ang importante, I'll add lang to ano, importante talaga yung security features nitong system na ito. Lahat kasi digital eh. At ang argument ng mga, may mga proponents tayo na gusto ibalik yung dating mano-mano system or yung hybrid. Hybrid, gambaga. Yung system, may mano-mano at may automated. Oo. May